Welcome back sa Onichan Anime Recaps. Pag-uusapan natin ngayon ang part 4 ng anime series na I'm Quitting Heroing. Inisip ni Leo kung ano ang gagawin niya para hindi siya makilala ni Echidna. Lumalabas na isa sa rason kung bakit siya napansin ay sinabi rin ni Stena na naging smooth ang mga ginagawa sa castle dahil kay Black Knight Onyx. Bago umalis, sinabi na lang niya kay Stena na kapag nalaman na siya si Onyx, sabihin niya na lang na hindi niya alam. Pumunta na si Leo kay Echidna at lumalabas na natutuwa si Echidna at hindi pa alam na siya talaga ang hero na si Leo. Nakita niya na naghanda si Echidna ng isang dinner bilang reward sa mga ginawa niya. Nagsimulan na silang mag-usap at kumain at nasa isip-isip ni Leo na gusto niya nang umalis as soon as possible. Napansin naman ni Echidna na naka-helmet si Leo kaya pinatanggal niya ito dahil gusto niya daw siya na makausap ng face-to-face. Dahil napilitan si Leo na tanggalin ang helmet niya, gumamit siya ng magic sa mukha niya para mag-iba ang itsura niya. Gustong-gusto na agad ni Leo na matapos iyon, kaya gumawa siya ng iba't ibang paraan para mapabilis ang pag-uusap nila ni Echidna para hindi malaman ni Echidna kung sino talaga siya. Pinainom niya ito ng maraming wine pero hindi ito gumana. Sinubukan niya ring ibahin ang topic ng pag-uusap nila pero nauwi lang ito sa pagtagal ng meeting nila. Sa pag-uusap nila, pinasalamatan si Leo ni Echidna dahil sa ginawa niyang tulong para sa Demon Army. Nung nasabi ni Echidna na welcome ang human o demon na sumali sa kanila basta makatulong ito, tinanong ni Leo kay Echidna kung bakit niya nireject si Hero Leo na sumali sa army niya. Nairita naman agad si Echidna at galit na sumagot ito na ayaw niya kay Leo at pinagka-trash talk niya ito. Nireveal ni Echidna na dahil kay Leo ay hindi niya nakuha ang Philosopher's Stone na nasa Reynales City. Habang tinatrash talk siya ni Echidna, pinaliwanag ni Leo ang pinanggalingan ng Philosopher's Stone. Isa daw itong treasure na nakatago sa Holy City of Reynales. Unang nakita nito ay ang unang Saint King at ginamit niya ito para makita ang capital. Dahil sa mga sabi-sabi, kung ano-ano na ang nadagdag sa kapangyarihan ng stone kagaya ng pag-turn ng wasteland bilang isang malagong lugar, pagprotekta sa mga tao ng city mula sa plague, at pwede rin daw nitong gawing immortal ang isang being. Sinabi rin ni Leo na nakagamit na siya ng ganun kaya alam niya na bogus ang karamihan sa kapangyarihan ng stone. Napagtanto naman ni Leo na nakipagyera si Echidna dahil dun sa stone. Nung tinanong ni Leo na bakit hindi na lang tinanong ni Echidna ang mga humans na pwede bang mahiram ang stone kaysa nakipagyera ito, sinabi ni Echidna na hindi talaga okay ang demons at humans. Inisip naman ni Leo kung bakit hindi pa sumusuko si Echidna kahit natalo na ito ng maraming beses. Nireveal ni Echidna na ang Demon World ay isang polluted wasteland kung saan ang lahat ng nakatira doon ay nakikipaglaban para makuha ng resources, kaya gusto niyang makuha ang stone para maging masagana ang lugar na iyon at matigil na ang pag-aaway ng mga nakatira doon. Doon na nalaman ni Leo na ang tunay na pake ni Echidna sa mga ginagawa niya ay para sa ikababuti ng mga pinangangalagaan niyang kauri niya. Kaya napilitan siyang kalabanin ang humanity ay dahil alam niya na hindi nila basta-basta ibibigay ang Holy Relic. Nireveal niya rin na habang naagalit siya kay Leo dahil pinigilan siya nito, nirerespeto niya pa rin ito dahil ginawa niya lang ang trabaho niya sa pagligtas ng humanity. Narealize ni Leo na mabait na nila lang si Echidna at napipilitan lang itong gumawa ng masama para rin sa magandang rason at gusto niya itong tulungan. Tinanong ni Echidna si Leo kung bakit siya na isang human ay sumali sa army niya. Muntik na masabi ni Leo ang katotohanan tungkol sa kanya pero naistorbo sila ni Stena at Lily. Nagbigay sila kay Echidna ng liham na galing kay Melnes at Edwald. Umalis si Melnes para sa isang paglalakbay at sinabi na wag na siyang hahanapin at si Edwald naman ay sinisisi ang sarili sa pagkatalo nila sa war kaya balak nitong magpakamatay dahil doon. At dyan ang tatapos ang video na ito. Make sure to like and follow for more anime recaps. Onii-chan!